Ito naman, tagano naman may ari nito, taga Cavite. Ito, mabusisi rin to sa auto. Ito, nakita nyo, ganyan ang itsura pa lang niya. Pag dinitin nga rin to. Morning mga paps! Welcome sa unang vlog namin dito sa, officially unang vlog namin dito sa Carco TV. So, sobrang excited kami ngayon sa una naming vlog kung saan interviewin namin si Sir Danilo na may-ari ng DRT Restoration para matuto kami tungkol sa pagre-restore ng mga vintage na Land Cruiser. Una sa lahat, gusto namin magpasalamat para sa 300 na subscriber namin kagad sa Carco TV. Sobrang salamat sa inyo sa mga suporta nyo at sa panonood sa amin. Yeah! Nagsimula tong vlog na to nung Tuesday morning, then madaling araw pa lang, umalis na kagad kami dito sa opisina. At may kakaibang nangyari nung umaga na yun. Uy, huwag nyo na isama yung scene na yun. Eto, panoorin nyo. Jordan, Jerry, kaya napahalang mo na dito, simula kami ah. Pagkakaroon kami tulong kay Casey, sabihin nyo na lang. Titititin na lang namin, ha? Medyo marami yung gagawin nyo. Sige. Tsaka mag-damit ka, malamig. Ah, boss, ready na? Ready na, sir. It's 6 a.m. in the morning, mga paps. Saan ba tayo lakad natin? Saan lakad natin ngayon, mga best? Sa DRT Auto Shop. Kay Sir Danilo tayo pupunta. Ngayon, day 1 ng Carco TV episode namin. Sobra excited kami ngayon. Kaya, tingnan natin kung anong mangyari. Buwang liwayway pa lang. Nakaka-bad trip. Wala pa siya. Unang araw. Dilate yung ngayon. Hindi natin siya isasabay sa kotse ngayon. Magmumotor siya papunta doon. Pag dumating ko, wala nagkita ko ulit. Huwag natin isabay sa kotse. Ganito kami kay Kit sa Cargo, bawal malate. Diyan na si Ian. Ano? Araw, late. Nung oras na. Dahil dyan, parusa mo, magmumotor ka papunta doon. Ganito sabay sa amin. Helmet mo. Oh, sunod ka na lang ha. Bye-bye! Ito yung tropa naming late. Tingnan nyo. Ano? Yung parusa mo, late ka eh. Umulit ka pa ha. Dusa ka. Hindi kami makakausap si Sir Danilo ngayon kung hindi dahil kay Sir Tony Pingol. Maraming salamat sir sa panyaya at sa pag-abisa sa amin. Tingawa na ako kay Ian pre, pasakay na natin. Huwag kaya mo siya, para magtino. Sa inyo, maikpit yung presidente namin eh. So, konting background lang, kaya nga pala kami mag-interview ng mga may negosyo na ng automotive kasi gusto naming matuto mula sa mga taong nagne-negosyo na sa automotive. Dahil gusto nga namin pasukin yung mundo ng paggawa ng sariling kotse. Somehow, makarating kami doon sa mga dapat naming ma-meet na tao sa process na to sa pag-interview ng mga nasa industriya na ng kotse dito sa Pilipinas. Dito na kami sa lugar, pero si Sir Danilo wala pa eh. Medyo napaaga kami. Ang call time namin 8:30. Dumating kami 7 pa lang eh. Excited. Sa parking muna. Tara natin si Sir Tony, nagpakilala sa atin. Pero pala Sir Tony yung nagpakilala sa amin kay Sir Danilo. Sir Tony, pakilala naman. Magandang umaga. Welcome sa vlog para sa DRT. Danilo R. Torres Restoration. Saan sa ganito sa pahingin ko ako? Palagi yung tigo niyo doon dito. Loko. Kung sa pagmumotor pare? Okay naman. Okay. Lagad talaga eh. Late eh. Next time, bike na. Susunod. Boss Tony! Sa sir. Thank you sir ha. Maklase talaga kami sa'yo. Lakas talaga namin sa'yo. Kung ano, napasa na ang boss ang signation. Focus lang tayo sa vlog. Good morning mga paps, nandito na kami ngayon sa DTR. Mamaya, papasok dyan para tingnan na yung mga sasakyan nila. Pasok na kami. Ito tayo yung isang kotse ni Coco Martin sa probinsyano. Ito ba yun, Sir Tony? Ay ba?
dito namin sa shop ni Sir Danilo. Wala pa siya pero pinapasok niya namin. Dito pa lang sa mga kotse dito, sa shop na dito is sobrang na-amaze namin sa mga kotse. Kailang namin siya, parating na siya. Sa unang pagdating pa rin Sir Dan, sobrang aliwalas talaga ng mukha niya. Yung pagsalubong niya sa amin. Tsaka nung pagkausap namin sa kanya, talagang makikita mo sobrang humble niyang tao. Sir Dan, bali first time lang po kasi namin mag-interview. Eh po yung napili namin kasi ano eh. Nakita po namin, customer po pala namin kay Dan sa cargo. Oo! Nakabili ako ng isang dosena yata ng ito. Ako naman sobrang akong na-amaze sa mga nagawa niyang kotse, yung mga na-transform niya mga vintage na Land Cruiser na nagpanalo sa kanya ng mga sangkatutok na trophies. Tsaka yung mga vintage cars na nire-restore niya, sobrang nakakamangha. Doon lang kami nakakita ng mga sasakyan na hindi mo basta-basta makikita sa Pilipinas. Maganda ako. Ito yung pinanalo ko noong 2016. Tapos eto naman kay Monsitan, taga Mindanao. Tapos eto kanya rin ito, yun, kay Monsitan. Si Carl Leong naman, yung sa motor, dalawa na rin, mga cruiser ang nagawa ko sa nakikira. So, para sa akin, technically speaking, nakita ko, expertise siya talaga yung Land Cruiser. From sa gawa niya hanggang sa finished product, talagang alam niya kung paano buuin yung mga Land Cruisers na. Yung mga patrol, Land Cruiser na modeler, Jet Cruiser, aliwan sila lahat. Ito na, hindi na umubra. Ito, personal ko to. Yung puti, tapos may blue ako doon, tapos yung ginagawa ko ngayon na pang-hiyas ko. Nga daw po yung pang-matindihan, nga daw po yung isang gagawin doon. Mas matindi kaysa kita. May isa doon Land Cruiser na may trailer na kakaabang-abang talaga kasi sobrang rare niya na doon ko lang nakita at nabanggit din ni Sir Dan na purist talaga, talagang OEM lahat ng parts. Ah, pakita ko yung trailer. Itong trailer ko ang nabindi. Ito yung rare. Ito yung rare. Ito yung tinatawag na FJ45LV. Ito yung mapansin nyo, 4 doors. Ito lang yung original na 4 doors na hapon yata. Ito yung lolo ng FJ Cruiser ngayon. Actually, yung lolo nila yung FJ25. Tapos naging FJ37. Ito naman, 40 series. Ito yung lolo ng 40 series. Nagawa to 5,000 units sa buong mundo, handmade. Wow. Ito po yung, yun yung hata, yung trailer. Ito yung trailer nito. Noon. Ito, original lahat yung parts niya. Bago lahat. Sa po yung nakakuha ng mga parts na bago niya? Actually, or secret po yun? Karamihan sa abroad. Meron din dito sa Pilipinas, marami naman dyan, si NGK, si Supra, si Was, Tansen. Yun ang malalaki dito sa Manila. Ito, sa April naman itong ano. Ito, brado. Inline 6 din. Oo. So, diferensya nila doon sa ano ko, brand new lahat ang pyesa niya. Original lahat. Ako personally, yung na-amaze ako kung paano napunta si Sir Dan dun sa mundo ng automotive. Yung kwento niyang nabahagi sa amin doon, mind-blowing, talagang inspiring. Ano sa tabi sa ng actually, private kasi ito dati. Yung personal ko lang. Ako baga hobby nyo lang. Hobby ko lang. Eto, nag-start kami dito, sa totoo lang, nung dumating yung brother ko from the States, tinatayo ko to para sa kanya. Sabi niya, kuya, gusto kong mag-talyer. Tinatayo ko sa kanya. Oh, eto, talyer mo. Kaya masaklap, umuwi sa Ilocos, nakapag-asawa ng doktora sa Ilocos dahil binata yun, nakatagal sa States. Yun na. Ayaw na niyang umalis sa Ilocos. Nakatingga na to. Eh, nagbabayad ako ng OPA monthly na nag-restore ako eto. First project ko. Sobrang lupit ni Sir Dan. Unya kliyente is ano, celebrity agad. Sobrang gandang-ganda sa gawa niya. Kaya parang ayaw magpagawa sa iba, gusto niya kay Sir Dan lang. Ang unang customer ko sa totoo lang si Albert Martinez, yung artista. Celebrity agad pala yung ikuna niya. Pumunta rito yung Land Cruiser niya na puti. Hindi mo may sarado yung pintuan ng Land Cruiser niya, warak-warak eh. Sabi ko, kuya, hindi ko matatanggap yan dahil private lang tong ano ko. Hindi, parts, iwanan ko na lang yan. Tapos, 13 years old pa lang si Sir Dan nang magsimula siyang magkalikot ng kotse. So, nung nakausap namin siya, hindi namin akalain na sa ganung murang edad, sobrang mabusisi na siya. Ang tawag niyo doon, yung parang tipong, parang ikaw pare. Metikuloso siya. Metikuloso, yun yung word, metikuloso. Madetaling tao. Yung ayaw niyang may sinasakay ng mga madudumi, ganun. Basta sobrang madetalya siya, ganun. Ayun, Sir Dan, nung binata kayo, nagbubuting-ting na rin ngayon ang kotse. Oo. Yung kotse ko noon, nung binata ko, walang makapasok sa kotse ko kung hindi
girlfriend ko lang. Tapos pati girlfriend ko lang, pagkain girlfriend ko, pagpagin mo yung ano mukha ko. Ah, sobrang silent mo kayo sa dahil kung hindi, huwag kang sumakay dito. Hindi nakataka si Sir Dan sa problema sa negosyo niyan. To the point na hindi sila kakasundo ng mga customers niya and yung sa gusto niya. Makikita niyo dun sa, makikita niyo sa video na to. Kaya nga, sinasabi ko, ang hirap pagtanggap mo na ika-carsyo. Tapos hindi pa all out yung budget. Tapos isa yon, pangalawa, yung nagra-rush ka. Alam mo naman sa carsyo, Brad. Oo, in-expect mo na isang buwan pa, mga ganon. Pero pagka nandyan na, hindi pa bukas na yung carsyo, madaling araw, gumagawa pa rin kami dito. Grabe si Sir Dan. Yung pamilya niya, talagang sama-sama sila. Pag may event si Sir Dan, talagang buo sila magkakasama. Kaya doon mo makikita na napaka-supportive ng pamilya niya. Sir Dan, curious na ako. Nung syempre, hobby niya, syempre, alam naman natin na sobrang gastos. Hindi man po yung nagka-problema dun sa kay Mrs. Ay, hindi naman. Kumbaga all-out support naman. Actually, mas gusto pa niya dahil every car show, doon lang yung time namin na magbanding ng buong pamilya ko. Talagang ganun po. Kasama ko sila lahat. Na-amaze ako kay Sir Dan dahil ilang taon pa lang talaga sa industriya ng kotse yung negosyo niya. Pero may dalawa na siyang malaking branch. Sa industriya ng kotse, sobrang nakakabilib yun. Meron siya dito sa Manila. Tama ba? Sa Purview. Sa Salawag. Sa Salawag. Ba't siya meron kayo sa Lawags? Meron din dito. May shop din ako sa Lawag. Saan talaga kayo naka-permes? Hindi, dito sa Manila na. Dahil nag-aaral yung mga anak ko. Apat yung anak ko, dalawang lalaki, yung panganay, dalawang babae. Panganay po si Sir TJ. Panganay. Nang nag-aaral na lang, yung dalawa na lang babae. Graduate na si TJ at si Tani, yung isang anak ng lalaki. Si Tracy na lang, yung pangatlo at saka bunso. Third year college at first year college. May naihilig din po sa kanila sa... Almost lahat sila. Lahat. Napakaswerte namin yung araw na yun kasi sakto nandun yung anak ni Sir Dan. As in talaga nakausap din namin siya at doon namin nalaman sa edad niyang yun, sobrang hands-on din siya. At napakaswerte rin ni Sir Dan kasi talagang na-appreciate din yung anak niya yung mga ginagawa niya. Kaya talagang may pinagmanaan yung mga anak nila. Baga mapagpapatuloy ng mga anak niya yung sinimula ni Sir Dan. Kaya sobrang okay talaga. Eh, Sir Dan, si Sir TJ, anong participation na sa business niya? Ay, lahat. Parts. Hanson na ako talaga. Siya yung, Hanson ano, na kayo, sir. Sa parts namin, yung mga orders namin sa US, okay. Lahat. Siya nag-aagaw. Mas marami pa siyang alam na parts kasi sa akin. Dahil IT siya. Ah, eh, ako naman, hindi ako techie eh. Tawag lang ako, meron baka dyan. Hanap. At isa pang nakakatuwa kay Sir Dan, hindi namin nakakalain na isa pala si Sir Dan sa mga customers namin way back 2017 and nabanggit niya rin sa amin na hanggang ngayon palagi niya pa rin ginagamit yung t-shirt ng car ko. Nakaka-proud. Meron nga akong binilan noon ng shirt niyo eh. Sinabi ko sa kanya, eto talagang gagamitin ko. Talagang gamit-gamit ko yung araw-araw na gamit ko yung mga yan. Nung may sinan niya Sir Tony na picture niyo po dalawa, nakita ko nga po, car ko rin nga po yung suit. Sabi ko, okay to. Ang tagal na, ilang taon na eh. Wala pa rin magbabago. Hindi kumukupas. So, komportable, matibay. Dahil sa gusto natin bumuo ng sarili nating kotse, maraming naituro si Sir Dan about doon sa restoration niya na maidadagdag nating kaalaman sa pagbuo natin ng sarili nating kotse in the future. Sa kotse naman, ang ma-advise ko lang, kung gusto mong mag-restore, bilhin mo muna lahat ng parts, saka mo umpisaan. Kaya nagtatagal yung restorations kung inumpisa mo na wala kang pyesa. Yung mga talyer, kung ang kausap nila yung client, sasabihin ng client, sige, supplyan kita ng pyesa. Di ginawa ngayon ng talyer. Ang nagiging problema, kung hindi niya matuloy, walang dumarating na pyesa. Dahil sasabihin ng client, wala ko na akong mahanap eh. So, ang ginagawa namin dito, straight, ayaw ko na silang mag-supply. Dahil ayaw kong mabitin ako. Ako nang nahaganap ng pyesa niya. Ilibot kami ni Sir Dan sa shop niya. May nakita ko doon isang Lancer na box type. At pinagawa lang sa kanya yun eh. Yung Lancer box type na yun, sobrang detailed niya. Simula loob hanggang labas. Talagang, alam mo Sir Dan, parang gusto niya talaga yung malinis yung gawa. Tingnan niyo yung makina niya. Yan, ayaw niya noon na galawin ko. Pero ayaw niya po ipagalaw yung makina? Sinincromate ko lang yung mga ano niya. Tapos nilagay ko ang power steering niya, original na bracket. Pinower steering ko na dati, hindi naka power steering. Sa akin, wala rin power steering, power steering. Budget meal po ba talaga? Budget meal po to. Pero nakita mo ang kinis ng ano, kahit saan sulok-sulok. Sira ulo ako sa ano eh. Sa mga detalye, bago.
Nung linibot kami ni Sir Dan dun sa shop niya, ang pinaka na-amaze ako, yung Land Cruiser na galing sa Cavite. Kasi ano pa siya, baklas-baklas pa siya. Nakandun yun sa loob nung parang pinaka-bodega yun. No? Parang paint room. Parang paint room. Kasi kalas-kalas yung kotse. So, nakakatuwang makitang kalas yung kotse. Kasi yun nga, bubuo tayo ng kotse rin natin. Land Cruiser din po yan? Oo, Land Cruiser. Si Tay na po yan. Ito, mabusisi rin to sa auto. Ito, nakita nyo, ganyan ang itsura pa lang niya. Pag dinitail namin to, magmumuha siyang bakula. Ito, pakilalim niya to, all panimulaan. Si bumper mix na card. Mahal yung pyesa mo. Yes, sir. Mga ilang nato pa yung abo kayo? Board card. Ay, hindi na. Mga dalawang linggo tapos. Dalawang linggo? May pinakita rin si Sir Dan sa amin, Land Cruiser siya na white, sobrang grabe yung detalye niya. Ultimo yung chain na maliliit, kumpleto, pati yung mga screw, as in walang nawawalang parts. Alam mo yung tipong nung parang bumalik ka sa panahon, paano binili yun ng bago, parang yun pa rin siya, parang hindi tumanda. May mga ano pa to eh. Ito yung mga hinahanap nila yung sa Casio, yung mga may tali pa na ano. Wow, ano. Original na tayo. Kumpleto pa. Ano? Pati yung ano niya, tingnan mo Brad, yung sa panghatak niya, may tali pa yung lock niya. Talagang detalyado to noon eh. At dahil sa pagpapa-unlock ni Sir Danilo Torres na may interview namin siya at may share yung mga experiences niya sa restoration, binigyan namin siya ng regalo galing sa Carco na sariling design namin. At since fan din siya ng Carco, nakita naman namin sa mukha niya na gustong-gusto niya yung t-shirt and hopefully, sabi niya rin sa amin na order ulit siya ng t-shirt at papagawa yung buong shop niya. Sir Dan, ibibigay po kasi sa inyo munting regalo, sir. Thank you. Gawa po sa Carco, customize po namin dito para sa shop niya. Sa akin, Sir TJ. Wow, sakto yung buwan na. Gustuhan nyo. Isa kay Sir TJ. Ang galing naman ito, TJ. Ito isa, sa 2X. Ay, ito po. Galing Grabe nung dinala pa kami ni Sir Dan doon sa tinatawag niyang graveyard. Kumbaga doon sa shop niya na yon, doon sa una, marami ng kotse. Nung dinala pa niya kami doon sa graveyard na tinatawag niya, sobrang dahi pang talagang vintage na kotse na. Nakaready sa kanya para i-restore. So, lipat tayo ng lugar. Dito na tayo sa isang pwesto ni Sir Dan. Macho ba yun? Oo. Ito yung akin. Ito yung area ko. Hanggang doon. Ay, sa inyo rin po lahat yan. Oo. Kotse ko na lahat yan. Ito yung mga ibang kotse ni Sir Dan. Sabi ko niyan. Yan yung second gen na high ace. First gen yung nasa taas. Pogi-pogi pagka ano to? Ito, nabili ko na lahat ng parts nito. Brand yung na lahat. Ito, ganda pa ng bumper niya. Ito pa ako solid. Pero, ilan ko, brand new rin. Ah, binilagin ko na brand niya. Wala, ayaw ko nang... Ito, akin na nila natapos na project. Celeste, rinigalo na lang siya. At ito ang nakagulat, dinala kami ni Sir Dan sa collection nyo ng mugs. Grabe, sobrang rare yung mga nandun. Mga lumang... Ay, wow! Ito, pang Mitsubishi. NK ito. Ito, mga steer rim to, na pang La Cruiser. Ito, pang A86. Dito yung mga na-refurbish ko na ng mga rare. Wala yan, Brad. Dito ka tumingin. Wala pa daw yan. Wala pa daw yan. Wala pa daw yan. Pang budget milyan. Ito ang mga rare ko. Autobahn, Renoma, Smack. Pakita mo nga itong Smack. Ito yung very rare sa Japan na. Ito yung mga reserve na stock na kotse ni Sir Dan. Mga Paps, kasama natin si Sir TJ, anak ni Sir Dan. Invite niya kayo sa Facebook page nila, Sir Dan. At yung business nila kasi si Sir TJ na yung almost na namamahalan. Sir TJ, invite po sila. Hello po, good morning. Check niyo po yung Facebook page namin, BRT Auto Restoration. May mga pictures po doon ng mga restored na kotse. Thank you po. Sir TJ, itong mga kotse yung parang classic. May plano rin kayong i-setup yan. Opo, siguro in the future po. Yung mga parts, kinip na namin. Kailangan na parts to restore the car. Nandito na po sa bodega. Tapos po, pag nabakante kami ng oras, kasi ngayon po marami kaming projects. Kaming gawa. Opo.
Pag medyo may free time, gagawin po namin itong mga ito. Pakunti-kunti. Usually, anong klase ng kotse yung pwedeng magpa-service sa inyo o magpa-resto? More on ano po kami, Land Cruiser talaga. Yun, katulad sa taas kanina. Opo. Pero gumagawa rin po kami ng ibang kotse. Mga Mercedes, Volkswagen, tapos yung mga Toyota po yung forte namin talaga. Kasi next, pag Toyota po, kompleto kami ng parts. Focus sa Toyota? Opo. Anong next event nyo, Sir TJ, para pag ano, mabisita rin kayo ng mga magkaka-interes sa services mo? Siguro po, ano, sa Mias. Mias 2020. Ano yata yun? April 2 to 5. 2 to 5. Okay, so check nyo yung business nila, Sir TJ at Sir Dan sa Mias. Pupunta rin kami doon sa Mias. Sir TJ, thank you sa invitation. Thank you, Sir TJ. Thank you. Next time, Sir Dan, salamat po. Sir TJ, adan po tayo sa Facebook. Kitakits po tayo sa, ano, sa Mias. Sir, salamat po. Sir, maraming salamat po. Very good, Sir Tony, yung si Sir Dan. Salamat. Bait, bait. Nakain muna kami rito. Tanghali na eh. Makatapos ng ulit ang meeting namin kay Sir Dan. Dito kami ngayon sa taxi ni Vivian. Magla-lunch lang kami. Kita-kita ulit tayo mamaya. Sir Tony, thank you ah. Bukas ulit. Ingat po. O, ganyang kalupit ang episode 1 namin dito sa Carco TV. Episode 1 pa lang, sobrang busog na kami sa mga bagong kaalaman. At masaya kaming maibahagi rin ito sa inyo, mga paps. Kaya umaari, palakpakan naman natin si Sir Dan. Kasi syempre, unang-una natin siyang guest dito sa vlog natin. Kaya salamat sa suporta ni Sir Dan. Tsaka syempre, salamat din sa suporta niyo. Sir Dan, thank you! Thank you, boss! So, bali yung mga natutunan natin ngayon to sa unang vlog natin na to about pag-restore ng mga Land Cruiser, magagamit natin to sa pagbuo natin ng sarilating kotse in the future. Uy, uwi nyo naman yung ano, pinagmotor nyo lang ako. Hindi naman talaga totoo yun eh. Hindi mga paps, hindi talaga namin iniwan si ano, pumunta kami kay Sir Danilo. Ilakad lang talaga siya, may asikasuhin na ayun, part ng gawa namin sa cargo. Although kung wala talaga siyang lakad nun, iiwan pa rin namin siya. Bali, ang susunod namin vlog is si Sir Jan na may-ari ng JPR Auto Precision. Oh. Ang specialization niya is tukol naman sa PMS. Kumbaga parang kesa magkasaka, dito ka na lumapit kay Sir Jan. Kumbaga pares ng quality. Mas mura pa. So abangan niyo yung vlog na to. Maganda to. Marami tayong matututunan dito. Tukol sa proper maintenance ng kotse. Sige mga paps, dyan na namin tatapusin tong vlog number 1 namin dito sa Cargo TV. At buong puso po kami nagpapasalamat sa mainit niyo po kagad pagtanggap sa channel ng Cargo. Maraming salamat po talaga. Sobrang ginaganaan pa po kaming gawin ito ng mas madalas at mas maraming beses. At kung di ka pa nakasubscribe, paps, i-click mo na yung subscribe button sa baba. I-like mo na rin, share mo na rin tong vlog na to. Okay, muli, ako nga po pala si Arvin. Si Jeff. Obe. Ian. Ako nga po pala si Charles. Hindi ko na sasabihin yun. Hindi ko na sasabihin. At ako nga pala si Charles at kami ang Carco. Pare, nagsimula itong vlog na to nung umaga ng Tuesday. Kapa, ano lang sila lang? Hey, hey. Uy! Ang puta! Tumba! Tagoan!